ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sayon sa'yong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griyego kay Pilipi at nakiusap, ibig naming makita si Jesus. Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anapat kusay niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinadaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako at sa kanila, ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin,
sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Napupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sino mang naglilingkod upang sa aki sumunod, ang tunay na itatampok sa kaligayang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus,
Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig nito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin at saan man ako naroroon ay nanaroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ko sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinaparangalan ko na ito at muli kong paparangalan. Narinig ito ng mga tao roon at sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsilita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinaririnig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan, itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. Patong ko'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikalimang linggo na sa panahon ng Kwaresma. At ibig po nitong sabihin, tayo ay papalapit na ng papalapit sa ating mga mahal na araw at ang rurok ng ating pananampalataya, ang Pasko ng muling pagkabuhay. At sinasamahan natin, mga minamahal kong kapatid, si Jesus tungo doon sa daan ng krus. At ang kanyang naging buhay, mga minamahal kong kapatid, ay ating sinusundan sapagkat ito'y paalala rin, no, ng katapatan at walang humpay na katapatan ng Diyos sa ating buhay sa kabila ng ating mga dinaranas na paghihirap. Katulad po ng mga Griyegong lumapit kay Felipe, kay kila Andres sa mga alagad ng panahong iyon, ganito rin po natin hinahanap ang Diyos. Sa gitna ng mga ating pinagdaraanan, sa gitna ng ating mga suliranin sa buhay, tayo'y nagtutungo sa simbahan, tayo'y nakikipag-usap sa Diyos, tayo'y umaamin sa ating mga pagkakasala sa kumpisal upang makita po natin ang ating Panginoon. Katulad ng mga tao ng mga panahong iyon na naghahanap sa ating Panginoon upang makaranas at makatagpo ng kagalingan, tayo rin ay naghahanap sa ating Panginoon upang anuman po yung ating pinagdaraanan, anuman po yung ating karamdaman ay maibsan sa tulong po ng ating Panginoong Jesus. Naalala niyo po nitong mga nakaraang linggo sa ating mga pagbasa, nito ring mga nakaraang araw, ng mga weekday mass natin at nakaraang linggo, ito po ay patungkol sa pagpapagaling ng ating Panginoon at kung paano ba niya o kung paano ba siya nanatili doon sa bayan na itinalaga sa kanya ng Diyos. Pagpapagaling ng mga may sakit, ng bulag, ng hindi makalakad, ng pilay, ng pingkaw, ng hindi makapagsalita. Yung mga kagalingang kanilang naranasan, no, ay regalo at biyaya totoo ng Diyos sa kanila. Pero dumating din yung panahon at punto sa kanilang buhay na natapos din yung kanilang kanya-kanyang buhay. Yung mga pinagaling at nagkaroon ng kagalingan, dumating din yung araw na matay din naman. Dumating din sa katapusan ng kanilang buhay. Kaya po kapag ka ang tingin natin sa isang bagay na ating ginagawa
Halimbawa, ang ating pagsusumamo sa Diyos ng kagalingan ay katapusan na ng ating pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Kulang po yung ating paniniwala at lalim ng ating pananampalataya. Sapagkat ang bawat kagalingan na ating nararanasan, yung mga biyaya po na ating natatanggap sa ating Panginoon, ay siyang ating fuel upang harapin ang ating buhay. Ito'y nagsisilbing pangningas upang maharap natin ng ating buhay ang mga pagsubok dito, no, ng mayroong pagtitiwala sa Diyos. Hindi natatapos kapag ka ipinagkaloob na sa atin yung ating hinihiling. Kung hindi, inihahanda tayo nito upang anumang pagdaanan natin, tayo'y patuloy na magtitiwala sa Diyos. Kumbaga po, sa karanasan ng mga biyayang ito na tinatanggap natin, lalo na sa banal na misa, ito ay umpisa kung paano natin mapaglalabanan ng anumang pagsubok sa buhay na ito. Sa madaling salita po, yung pakikiisa dun sa misteryo paskwal ng ating Panginoon. Ang krus. No? Hindi natin pwedeng tanggalin yung krus sa ating buhay. Kaya nga yung ibang naghahanap kay Jesus, ano bang nangyari sa kanila nung tumigil ng magpagaling, nung tumigil na si Jesus na pagalingin yung kanilang karamdaman at gumawa ng mga milagro. Yung mga minsang nagsisigawan ng Hosana, ano na yung sigaw nila? Ipako sa krus. Ipako yan sa krus. Bakit? Ibig sabihin, hindi lumalim yung ugnayan sa Diyos. Sumusunod lang, namamangha lang dahil doon sa mga milagro at pagpapagaling na naranasan. Nung nawala na yung mga bagay na ito, dahil hindi lumalim sa pananampalataya, tapos na ang ugnayan sa Diyos. Tinalikuran na ang Diyos. E di ba ganun din pag nananalangin tayo? Minsan may ganun tayong tendency. Pag hindi na ipagkaloob sa atin yung gusto natin, hindi tayo gumaling sa iniling nating kagalingan o kaya naman sa intensyon natin para sa mahal natin sa buhay, sumasumayang loob natin at nagtatampo tayo sa Diyos na parang kinakalimutan natin lahat ng mabubuting ginawa niya sa atin. Hindi po ganun ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At bilang mga Kristiyano, asahan po natin, no, na pagdaraanan din natin kung anong pinagdaanan ng ating Panginoon at parte ang paghihirap, no, bilang tulong upang i-purify yung ating intention. No? Ang tanong po kasi diyan, no, halimbawa, natanggap natin ang mga biyaya, no, natanggap natin ang nating ipinapanalangin, kung parati po tayo nakakatanggap ng mga biyaya, no, at mga blessings sa ating buhay at hindi tayo nakakaranas, no, halimbawa ng mga hindi magagandang bagay, mananalangin pa kaya tayo? Tignan niyo po yung panalangin ng ating Panginoon. Ano po bang sinambit niya sa gitna ng hindi niyang magandang karanasan sa harap ng mga tao na nagtangka sa kanyang buhay? Ano ba yung kanyang pakiramdam nung siya'y papalapit na doon sa pagtahak sa daan ng krus? Diba gusto niyang tumanggi? Pero ano yung kanyang panalangin nung gusto niyang umiwas sa pagtanggap ng krus na ito? Kung ako lamang po, Panginoon, ayoko na. Pero yung kalooban niyo po yung manaig. Ganun din tayo. Sa kahinaan natin, minsan gusto nating sumuko, pero katulad ng ating Panginoong Jesus, katulad ng kanyang halimbawa, ito po yung pagkakataon na tayo dapat na mas lalong magtiwala sa Diyos. Lalo na po sa pagkakataong hindi natin alam yung ating gagawin. Dahil alam natin na sigurado tayong hindi nagpapabaya ang Diyos. Patunay po dyan yung ating mga pagbasa, lalo na po yung unang pagbasa
Alam niyo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Alam niya, at nung mga nakaraang linggo, napapakinggan niyo ilang beses sumuway ang piniling bayan ng Diyos. Pero ano ba yung tugon ng Diyos? Galit ba? Hindi. Kinalimutan ba niya yung kanyang bayan? Tinalikuran ba niya? Hindi. Anong sabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa? O sige, para hindi niyo makalimutan yung tipan natin, no? Itatatak ko sa inyong mga puso. Diba? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Yun nga lang, dahil sa kasalanan, dahil sa mga bagay na patuloy nating pininindigang mali, hindi natin yan lubusang natatanggap dahil sarado ang ating kalooban. Hindi pa po huli ang lahat. Hayaan po nating buksan ang ating mga puso tulad ng sabi sa ating salmo. Paalala sa atin ang salmong tugunan. No? Nawa ang pagbubukas natin ng loob sa ating Diyos ay luminis ng ating kalooban no, upang ang itibok nito ay kalooban parati ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kanyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kalwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakaaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Mga minamahal kong kapatid, dating lapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan.
Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa, lahat ng miling ng ating panalangin, at ang lahat ng kaluluwas purgatorio. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming andog ang tinapay at sala na ito andog ng iyong bayang sumasamot. Humihingi ng patawad mo sa pagsunod sa utos mo, nalunugod akong labis, di masungkat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagpagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay pakundangan si pinagdiriwang na paghahain ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugong mong si Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong iniyahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaysa na manghel, si awit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
itaasman. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayun din ng lahat ng mga pamanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, isa na mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagabili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patuwarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos lahat ng masama pagkalooban ng kabayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliyos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan yung ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalatay itong aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad tayo na niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom shall I shrink? There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold his temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face. Hide not your face. Hide not your face from me. The Lord is my light and my help. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Before whom
shall I swing. There is one thing I ask of the Lord, for this I long, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, to savor the sweetness of my Lord, to behold this temple. Oh Lord, hear my voice when I call. Have mercy and answer me. It is your face, O Lord, that I seek. Hide not your face, hide not your face, hide not your face from me. Announcement for pampamayan ng daan ng krus. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang mga samahan ng ating simbahan sa ating pampamayan ng daan ng krus sa darating na linggo, March 17, 2024, sa ganap na ika-isa at kalahati ng hapon, magdala po tayo ng ating mga sariling krus. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang sa alas 4:30 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa sa ayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawa lagi sa mga kanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Apong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.